may para sa malusog na maamayan. Naiso ba ng isang malusog na bansa? Kung ito ang laban mo, kasama ka sa programang ito. OBIT-P sa IZ. OBIT-P sa IZ. Ang kakampi ng maamayan. Ngayon, pinatindi pa ang laban. Laban sa mahal na gamot para sa malusog na maamayan. OBIT-P sa IZ. Malapitan 882-TWIZ. At ngayon, ang kakampi nating lahat. Governor OBIT Pagdanganan. OBIT-P sa IZ. IZ. Magandang na hapon po mga kapatid. Uy! Naku! Sandali! Magandang hapon po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programang OBIT-P sa IZ. Naku! Sa simula pa lang ng ating programa, medyo nagkaroon lang ng konting pag-hack dun sa wifi ni Go. Ano? I-check ko natin mamaya, ha? Oo, at muli ang banyaya natin, mga kaibigan. Magandang hapon po muli sa inyo. Ako po ang yun yung Codzuret Estrada Larino. Nandyan po si Go. Go, okay ka na? I-check natin, Mike, yung isya, no? Yung audio muna ni Go. Ayan. Ayan. Samahan niyo po kami, mga kaibigan. Eh na, okay na si Go. Hello, partner. Hi, Bob. Go ahead po. Partner, oo. Siguro pagka nagka-problem sa internet, pakakapunpats na lang mula ko. Para sige sa backup. Oo. Pero yun kasi may problema kami dito. Biglang nag-announce, mag-alasing ko. Alasing ko daw, mawala na internet. Kaya hanggang alas 6. Pero sa ngayon, ay naka-data, naka-connect lang ako sa wifi. Ang telepono, kaya sana siguro kahit wala mo na sigurong... Di ba, Ligov? Walang makakapigil sa ating 5 o'clock habit every Saturday. Dahil medyo, meron tayong backup na audio mo. Ayan. Hello? Yes, Gov, go ahead po. Sige, okay. Oo. Medyo lang po kinakasal na lang po yung audio ni Gov, Engineer Cherick, no? Kuya June. Dun sa ating technical, medyo mahina yung kanyang audio. Okay na, Gov? Uy, nawala si Gov. Ayan na. Okay na. Yes. Partner, nakikita mo ang telepono. Oo, kasi nga. Alam mo, kaya... Oo, okay. Anyway, narinig mo na ako, partner. Binabati ko po kayo. Magandang hapon, mga ka-partner, mga ka-kampi. At ating programa sa OBIT-P sa IZ. Magkakasama sa naman po tayo. May problema lang sa audio dahil sa internet. Bigla nag-announcement na walang internet din sa aming subdivision. Kaya po, alasin ko ang alasin. Yung kampo, okay ka naman ngayon dyan eh. Oo. Anyway, naka-data ko, partner. At ikaw mo nga, dito ay pipili sa programang ito at magkakasama-sama tayo sa ating programang OBIT-P sa IZ. Marahil pong balita yes. Na nagaganap. Tatalakayan natin sa ito yan. Hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Oo, di sa ating palatuntunan ng OBIT-P sa IZ, sa timpilang may todong lakas. 8-8-2 na inyong talapitan. At pag po kayo alis, marami tayong tatalakayan, maraming balita. Una-una, partner, ay kakaroon ng headline sa Philippine Star ngayon. Kinakampihan ng Amerika ang Pilipinas sa China's unilateral fishing ban. Wala naman sa katwiro talaga. Nawalabag ito sa arbitral ruling ng United Nations field... hindi po tama yun. Pinagbabawalan mga isla. Wala silang karapatang bawalan tayo sapagkat yung bahagi ng ating economic, economic zone. At nasa atin ang karapatan na ito ay gamitin ang ating mga isla. Ito magandang balita at sinasabi naman ng Philippine Coast Guard na tutulungan ang ating mga isla at akampanyahan sa agapayalan para sila patuloy ng mga isla dito sa West Philippine Sea. Isa pa sa magandang balita ngayon, narinig ko kanina, yung bagong sekretary ng DICT, Secretary Ivan Henry Liuy, nakasama namin sa Rotterdam Manila partner, ay bibigyan daw ng prioridad yung national internet connections. Nako, yun ang magandang balita. Tuwa ako. Gov, yan ang ipinangako ni incoming Secretary Liuy.
talagang tututukan niya, palalakasin daw yung internet connectivity. Right. Naku, ako yung tuwan-tuwa. Kasama namin sa Rotary Club Manila yung si Ivan Uy at binatingan natin sa ating programa. At sana ay mabilisan yan. Pero parang isang first order of business, nakasama namin sa Rotary Club Manila din yung Secretary of DOF, Department of Finance, si Ben Jokno. At ang sinasabi niya, first order of business, ay i-ratify na ng Senado yung Regional Comprehensive Economic Partnership. Ito isang treaty na 10 ASEAN countries at 5 non-ASEAN countries. Yung 10, alam naman natin lahat yun, di ba? Sa ASEAN, sa Pilipinas, pero doon sa 5 wala, Australia, New Zealand, China, Japan, at South Korea. So, 5 bansa yan. Effective na yung partner in January 1, 2022. Pinirmahan niya last year. At niratify ng at least, ang condition kasi, 6 sa 10 mag-ratify. E, 7 na nag-ratify, hindi lang nag-ratify ang Pilipinas, Indonesia, sa Myanmar. Ang sa yun naman okay na. Kaya kinakailangan aprobahan na ito para mapakasalino tayo at makikita natin kung anong effect nito. Maraming magandang pakinabang dito, pero may nagsasabi rin, handa na ba tayo? Oo. At mamaya, hihimayin natin to partner. Pagkat ang biging panuhin natin doon sa second half of our program ay ang Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Si ang tawag namin dito doon sa grupo namin nagpunta sa India ay si King George Barcelon, sa presidente nito. At hihimayin natin kung anong pakinabang, ano bang dapat gawin, handa na ba tayo? Oo. So, yan ay mga mahalagang balita. Pero sa programang pangkalusugan naman partner sa COVID, bagamat nagkakaroon ng pagtaas sa mga kaso sa 15 regions, sabi naman ng DOH partner ay may dalawang region na hindi. Nakakatuwa nga, Northern Mindanao saka yung BARM ang walang pagtaas. Samantala sa BARM, may pinakamababa yung vaccination, ano? No? Yes, oo. Oo, so, hindi ko malaman kung yan ay kulang lang ng pag-report. Pero kunwari, tanggapin natin on its face value. Pero mahalaga dito, partner, ang utilization rate ng ating healthcare facilities ay wala pang 18% at ang ICU bed utilization rate ay mga 16% lang. So hindi pa tayo, nothing to be alarmed about. At sabi nga ni Undersecretary Bertiere ay bagamat may dalawang kaso ng BA.5 variant sa Luzon, ito ay hindi dapat ikabahala ng lahat. Oo. Anyway, partner, siguro magbigay daan tayo sa pagbalita ng ating pag-asa, kung makakonect na natin, sapagkat sobra init ngayon, di ba? Oo. Oo, grabe go. Kaninang madaling araw, magpo 4 in the morning ang gising namin because meron kami yung church activity. Naku, ang init. Pawis ako sa manalang tutok na tutok naman yung binder mo. Oo. Na nasa hyper number 3. Pero sobrang init talaga go, grabe. Nakakapagalala. Kahit na gabi. Oo. Tapos pag-upunan, parang maalinsangan eh. Masyadong sticky, mataas ang humidity, yun ang problema natin. O, ang temperatura, hindi kataasan eh. Pero ang masama, nagtutubig ang braso mo sapagkat talaga namang napakainit niya. Hindi nag-evaporate. Anyway, sa PhilHealth naman, partner, pagpatuloy natin ang mahinihintay natin ng pag-asa, ang sabi ng PhilHealth, effective June 1, magtataas na ang premium collection. From 3% to 4%. Kung sweldo mo'y tataas mo, plus 1% increase. Pero ang totoo naman ako, sinasabi ni Senator J.B. Hersito, nakakausapin niya si Presidente, President-elect Marcos, at sasabihin ay i-recommenda na hold muna sapagat na ipasa yung pagtaas ng fill rate contribution ay wala pang pandemya. E ngayon nga naman, may pandemya tayo, may problema. So siguro dapat ay i-withheld pa nila muna. Kailangan withhold muna nila yan para hindi mo na maging efektibo. At pati yung kung naging isang question dito, paano yung mga OFW, no? Pwede inoobligan rin sila mag-contribute. So yun pa yung dapat siguro reviewin din yan. Well, ay isa pang nakakapag-alang balita naman, sa Ukraine, 20% na sabi ng Pangulo mismo,
ang nasakop na Russia kasama na yung mga kontrolado nilang mga gov, no? Yung sinasabi natin na inakala lang din ang iba siguro, no? Nasaglit lang mangyayari yung matatapos din. Pero looks like parang ano ba, siguro may plano rin ng ating Diyos, ano, kung bakit nangyayari yung ganito. Kasi parang matagal din siya ng matagal ko, ano? Well, ang tingin ko doon, na miscalculate ni Putin eh. Akala niya siguro niya, tatlong araw lang, madadali na niya eh. Ang kontrol niya, so surrender. Hindi niya alam eh, itong mga Ukrainians, siya matatapang pala. At magaling ako ng presidente. At, nakita na... Lahat ng aspeto, apektado talaga, governor. Lalo na yung salang isip. Ang hirap dito talaga, ay kung magtatagumpay si Putin dito, eh baka mamaya, eh mag-extend, hindi lang, pati Poland, di ba pa, lalo na hindi matatapos. Eh sana ay makita niya na hindi na mabuti para sa kanyang sarili niyan at magtigil na. Sapagkat ang pinakamaganda mangyayari dito, makita niya na wala silang pakinabang sa nangyayari nito at malaki rin ang pinsala sa kanila. Lalo na partner, pag natuloy yung sinasabing partial ban na importation ng langis from Russia. So by the end of this year, estimate nila 90% ay matitigil na. Kaya yun eh, malaki efekto sa nila niyan. Anyway, ang oras po, mga kapatid sa panampalataya sa ating programa, ito kasama. Partner, magbigay tayo muna tayo sa ilang paalala. Yes, sige, go. Pabalik tayo mga kaibigan dito po sa ating programa Obet Peace sa IG. Obet Pagdanganan. Makalipas lamang po ng ilang paalala. Obet Peace sa IG. Kasama si Ka Obet Pagdanganan. TWIZ. Obet Peace sa IZ. Kapitin mo si Obet Peace sa IZ. Nakalik pa ating programang Obet Peace sa IZ. Kasama natin si Partner Junay. Doon sa mga mahihirap. Yes, Bob! Partner, magbalita rin tayo. Nagayo, Bob! Opo. Alam mo, pupuyat ako ngayon dahil sa mga sports eh. Kasi sabay-sabay eh. US Open sa golf, women's golf, ay ang defending champion doon ay Philippine-Japanese player natin, si Yuka Saso. Ay kagabi, hindi maganda nangyari dahil doon sa first two days, hindi maganda ang palo niya, na-eliminate siya, doon sa golf partner. Doon sa first two days, Thursday, Friday, kapag ka, halimbawa, ay... Hello? Ayan! Tayo. Ayan mo! Tayo sa telepono. Ay, nako. Pwede naman. Sina-challenge tayo ngayon. Ay, mas maganda nga siguro nga gaw may ano na, no? May phone kayo. Oh, dito lang siguro tayo telepono. Ayan. At least ang ito mga telepono. Anyway. Very challenging ang ating hapon ngayon, go. Pero walang makakapigil sa Anyway, sa mga mahilig sa sports at marami dito yung mga napupuyat. Kasi nga, sabay-sabay ngayon eh, US Open Women's Golf. Ang defending champion dito ay Filipino, Japanese, si Yuka Saso. Siya ang champion ng 2021. Yung golf tournament, apat na araw yan. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's the first two days, yung kalahati, ini-eliminate. Yung nakakat ay ka, you have to make the cut. So, ang score mo, pagka nakasama ko sa top half, magkaputuloy ka ng Sabado at Linggo. Pagka hindi ka nakaabot doon, hindi ka nakasali. Nalulungkot ako sapagkat ang champion na Filipino-Japanese, nanalo siya noon as Filipino, si Yuka Saso, ay na-eliminate siya sapagkat ang score niya ay +9, ano? At isa pang Filipino nakasali, si Dot Jardina, hindi rin nakasali. Pero ang isa lang, may isang Filipino naman nakasali, si Bianca Pagdanganan, ito'y apo ng aking pinsan, nag-qualify siya, number 59, plus 3. Pero ang nangunguna ay talagang minus 9 ang score, eh sila yung nasa plus 3. Pero importante, may nakasama rin Pilipino, ito nga si Bianca. So sana ay maglaro mas mainam para makasali pa siya. Pero isang magandang observation dito, alam mo ba partner, doon sa top 20 players, ang kalahati mga Koreano eh. At maski dito sa top 10, ay halos kalahati yung number teka yung number 3 tied sa number 3 si Choi
Yi Jun Choi ay Koreano. Tai number 7, Koreano. Si JY Ko, Koreano. Pero pa, oh, si SA Park. Sabi ni Sarita, talagang ang gagaling itong mga babae na ito. At marami din dito nag-practice dito sa Pilipinas. Kasama na rin si Yuka Sasso, na Japanese-Filipino. Nanalo sa Pilipino siya, ngayon, he's competing as a Japanese. Anyway, good luck kay Bianca na siya natira. And better luck next time kina Yuka Sasso. Sa basketball naman, partner, ang Golden yes. State ay natalo's first game. Si Stephen Curry. Napakaganda yung laro, pero talaga natalo sila. Sa second game, hopefully makabawi sila. Kagabi naman, partner, ang pinanood ko ay yung French Open ng tennis. Sa mga tenista, ang maglalaban sa championship ay si Rafa Nadal, na champion na 13 beses, at siyang pinakamaraming Grand Slam na napanalo niya ngayon. Ang kakalabanin niya ay taga Norway, si Casper Ruud. Si Rafa ay 36 anyos, ito si Casper ay 19 anyos lang. Kaya, hindi, 25 anyos pala. So, makikita natin ang pagkakaiba nila ng isang taon, maalalaman natin kung gano'ng kagaling. Ito si Casper Ruud, doon nag-taral na kanyang tennis academy sa Mallorca, Espanya, yung kay Rafa Nadal. Kaya, bukas eh, magkakapuyatan naman sapagkat maglalaro yung dalawa nito. Mamayang gabi, alas 9, maglalaban naman ay si Iga Świątek at si Coco Gauff. Kaya maganda rin bantayan yan. So sa mga mahihilig po, binabalita natin. Pero nalulungkot ako kagabi, yung laban ni Rafa Nadal sa kanil ni Zverev ay napakaganda ang labanan. Nalo sa first set, tie break si Nadal. Pero second break, sa second set, tie break ni sila partner. Biglang napilay. Natapilok ito si Alexander Zverev. Kaya hindi siya nakapagpatuloy. Ang kahanga-hanga doon, yung sportsmanship ni Nadal. Talagang, kaya paborito siya ng maraming tao, yung kanyang napakagandang attitude. At ang sila sa buhay niya, yung sinabi yung kanyang coach, Tony Nadal, ang kanya, it's better to be a good person than be a good player. And Nadal is not only a good player, he's a good person. So, good luck to Nadal. Personally, gusto kong champion si Nadal, pero hindi siya nakasiguro at maganda yung bakma ka na yan. Anyway, partner, ang oras ay 20 minuto na makalipas ang alas 5 at mukhang wala pa tayong balita sa pag-asa. Opo, kinukulong. Pag-asa. Tuloy na lang natin siguro. Doon, sige na nga. Ito kung nasa linya na lang po yung pag-asa ko. Andiyan ba? Okay. O, yun na. Si Tukayo, mukhang na traffic. Bigandaan na po natin. Nasa linya na po ang pag-asa. Si Tukayo, Obet Badrina. Kumusta na, Tukayo? Anong lagay ng panahon? Magandang hapon po, Gob Obe, Tukayo, gayon din po sa lahat ng mga tagapakinig natin at narito nang antayan ng ating panahon. Sa ngayon po, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area, maliit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At reach ng high pressure area ang nakaka-apekto sa malaking bahagi ng silangang bahagi po ng Central at Southern Luzon. Dahil po dito, bukas inaasampan natin medyo mainit pa rin yung panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin po yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga pag-ulan, tumatagal naman isa hanggang mga 2 oras. At Gobobet, yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. So kayo? Yes po. Tag-ulan na, pero bakit ang mainit ang lagay ng panahon? Ako na po tuloy yata. Hello. Wow, anyway. Narinig po natin ang kalangayan ng panahon at sana ay nasigot ang tanong nila pero tagula na nga. Pag-iingatan na tayo sa kalagayan, sobrang init. Anyway, sisimulan na po natin ang talakayan yung isa sa pinabanggit natin na napakahalagang balita ngayon. At ito yung ratification ng Regional Comprehensive Economic Partnership. Ito po isang free trade agreement among Asia-Pacific nations. At ang bumubuo po nito ay ang mga bansa ng sa Brunei sa ASEAN, Brunei, Cambodia, China, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand at Vietnam. Yung lima naman na ASEAN,
ay Australia, China, Japan, South Korea at New Zealand. So, 5 bansa po ito sa Asia Pacific region. Nabubuo ng 1/3 ng total population ng bansa na buong daigdig at 1/3 din ng mga ng trade. Kaya po napaka-epekto nito. At ito ang pagtitibay nito ay magkakaroon ng free trade agreement itong mga bansa na sinasabi namanggit. At ang epekto po nito ay ang kapakinabangan na magkakaroon expansion ng exports, export market, at magkakaroon ng tariff advantages. May mga negosasyon, free trade agreement. At yan po himayin natin mamaya. Pero may mga problemang nakaharap dito, may nagsasabi maganda dito, may nagsasabi naman na mainam, pero handa na ba tayo? Iyan ang itatanong natin sa ating magiging panahon, magiging panahon mamaya. Pero sa kasalukuyan po, eh siguro, ang masasabi na lang natin ay patuloy natin ang pagsikap at sana nga itong ating mga bagong na lalagay na mga cabinet members ay talagang maging mabuti ang kanilang paggawa at paggapanan tungkulin, sapagkat sa ngayon, so far, marami at maganda ang naging reaksyon sa mga na-appoint, lalo sa economic team na ang talagang lumukumpas dyan sa economic team ay yung Department of Finance. So nakaraan, sa kasalukuyan, ang DOF Secretary ay Secretary Carlos Dominguez, si Sunny Dominguez, at ang kasama dyan, NEDA, Banko Sentral, bagamat hindi cabinet member yon, alam naman natin ang influencer ng Central Bank Governor, at kasama rin ang DBM Secretary na sa ngayon ay si Secretary Mina Pangandaman, na isang veterano sa DBM at sa ay magaling ekonomista. At so far, ang DTI Secretary naman ay si Fred Pascual na dating Pangulo ng UP at Pangulo ngayon ng Management Association of the Philippines. So talagang maraming humahanga sa team na binubuo nila at malalaman natin ang reaksyon ng ating magiging panuhin mamaya. Pero importante dito ay napakalaking hamon na hinaharap nito ating susunod na administrasyon. Nandiyan yung dahil nga sa Ukraine, nandiyan ang inflation, nandiyan yung dahil sa pandemya, nabaon tayo sa utang. Pero ang solusyon dito talaga, kung tutusin, ay mas kaya naman ng naniniwala tayo na kaya. Sabi ni Ben Jok, ng Secretary Ben Jok, no, ang kailangan lang dyan ay ibilisan natin ang growth, ang paglasa ng ekonomiya. Sapagat ang ating utang, total national debt, ay umabot ng 12.76 trillion. At marahil bago matapos ang buwan, ay mga 13 trillion yan. Pero kung tutusin, that's only 63.5% ng total GDP natin, gross domestic product. Eh, sabi nga ni Secretary Ben Jok, no, noong panahon noong 1986, uwala sa napunta sa budget si gobyerno, ba, eh, kahalos kalahati ng budget natin, eh, bayad utang lang, debt services. Eh, sa ngayon naman, ay malita porsyento lang ng total. Sabi niya, salta ay kaya. Kaya nga ang in-endorse niya, kailangan na niya ay ma-aprubahan na ng Senado yung RCEP, sapagkat ito ay isang treaty sa ating konstitusyon. Ang mga treaty po ay dapat ay pinagtitibay, nira-ratify ng ating Senado. Yung isang constitutional provision. Kaya nga, dapat, sabi nga ni Jok, no, ito ay isa sa first order of business ng darating na Senado. At wala naman inaasahan tayong problema dyan, sapagkat kaalyado ng Pangulo ang majority ng Senado, a good majority ng Senate. In fact, lumalabas si opposition lang talaga dito ay isa, si Senator Rizal Ontiveros. Bagamat si Senator Pimentel, si Senator Cayetano, yung magkapatid na Cayetano, ay mukha sa minority lumalagay. Gayun pa man, wala siguro maging problema para pagtibayan ng RCEP. At tahamay na hiwayan natin yan. Aray, partner, siguro magbigay na tayo sa ilang paalala pa rin para pagpasok ng ating panuhin. Tawagan na natin. Tuloy-tuloy na tayo. Magpumayalis mga kapartner at magbibigay daan tayo sa ilang paalala, magbabalik po ating programa Obet Peace IC kasama ating Paroy Pandangal. Obet Peace sa IC kasama si Ka Obet Pandanganan.
Obet B sa IZ. Uy! Nako! Ayan na! Balik tayo mga kaibigan, medyo nag-hang ulit, no? O, pa-check na lang natin ulit yung audio ni Go. Ayan, sa pamagitan po ng... ayan, ayan. Ayan, okay na, Go. Dako! Talagang... talagang... today. Oo nga, talagang... pero at least, balik na rin internet sa aming... Kaya natin yan. Oo nga. Hingin tayong pamanay sa ating mga ka-partners. Hingin tayong pamanay. Panig natin. Kukontakin natin ang ating paano yung pandangal ngayong hapon ito. Para mas pasibayin natin kung tanatalakin natin. Pero sinasabi nga natin, partner, at hanggang wala pa siya ay mapag-usapan natin. Talagang hindi biro-biro ang hamon na inaabot ang ating nakalagayan ngayon. Ano? At talaga namang hindi matatawaran din, marami nagawa itong administrasyon, pero totohanan, dahil nga sa pandemya, nandiyan pa yung Ukraine war, abe, isipin mo eh, pati food security natin nati-threaten, kaya napalaki yung problema yan. At yung agrikultura ay talagang depende tayo sa importation at pariging magpapatuloy yan, hindi pa natin kaya magtutulong talaga sa pagkatapababa ang ating irrigated land. So, kinakailangan talaga eh, ma-aprobahan na itong RCEP nito at maayayos ang gusto. Anyway, ang unemployment natin, trabaho, yan pa rin. So, sana maraming hamon at tayo ay we wish all the best ating bagong Pangulo at bagong Presidente at iba pang mag-assume ng mahaligang posisyon sa bagong administrasyon. Ang inauguration daw, partner, sa National Museum, ano? Opo. Anyway. Go, ayan. Go, may tanong ako dito. May nagpadalong mensahe sa atin, ano? Because incoming kanina sabi ni sa Senado, ano? Senate President Juan Miguel Zubiri, ano daw ba ang pananaw niyo tungkol dyan? Ako, ang tingin ko eh, veterano-veterano na ito. Tagal na naging majority leader sa Kongreso. Ngayon sa Senado nga. Kaya paligay ko, hirug na si Miguel Zubiri para maging Pangulo ng Senado. Kaya ni Mike, ni Miguel yan. Oh. At ang importante ay yung kanilang alliances at saka malaking grupo nila, pagkakaalyado sila sa administrasyon, at supportado rin ng presidente. So, ang challenge na sa nila dyan eh, paano makikipagtulong sa administrasyon at pananatilihin pa ang independensya at kalayaan ng pagkapasya nila. I think that's a bigger challenge for the Senate. Sapagkat yun ang... kasi sila, ang constituency nila ay kaya ng presidente din, elected at large. At ang reputasyon ng Senate talaga, kailangan may pambalansi eh. Hindi pwede yung parang isampad. Mas maintindihan pa natin sa House of Representatives kapag at maliit ang constituency nila at localized yung isang kanilang pag-iisip. Pagamat sila ay the holding and national position, ay sila ay kailangan nila yung kanilang pilihan distrito. Pero sa Senate, ang independence of the Senate is napaka-importante. Pero magandang kombinasyon dyan. Maraming mga veterano na rin, maraming mga bago. Sana yung mga bago, sabi nga, mag-aaral sila mabuti. Natawa ko sa sabi niya. Senator Robin Padilla, Senator Rafi Tulfo, Senator Mark Villar. Nakita ko naman, marami na rin karanasan ng mga tao niya, their own right. At hindi naman makakaabot sa kanilang kanalalaga niya kung hindi pagkagaling. Kaya umaasa ako na makaseryoso sila. Kapag nagsasalita naman eh, bakit mo, di ba? Let's give them a chance, di ba? Supportahan, bigyan ang pagkakataon. Totohanan yan. Konting push talaga namang may potential ika nga, no? Kung makakatulong naman sa bansa, sa mga Pilipino, why not? Oo. Si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, magiging senador, ay doon sa constitutional amendment. Kapag rumampanya siya
tungkol sa federalism. Opo. So, isusunod niya yan. Opo. Alam mo, isa na magandang talakayan sapagkat sana ay pag-aralan mabuti. Sapagkat kung talagang tutusin, ito ay subok na naging mabuti sa maraming bansa, ito ba ay magiging mabuti para sa atin? Kung ito yung mapag-aaralan mabuti at maitatadhana sa saligang batas, ay tunay na makapagpapabilis lalo sa ating kaunlaran to. Hindi na mayroon pagtutunayan sa ibang bansa, sa Malaysia, sa ibang parwiyar. Pero importante lang doon kung paano mababalansin ang resources at responsibilidad. At ito, tawagan na natin ang ating magiging paraming pandaran. Pakinaw, kontak na ba? Opo, chinecheck na go. Chinecheck na ho yung ating special guest for today. Yan. Para ho tanongin sa issue ng ekonomiya go. Well, anyway, sinasabihan natin kung yung ang magiging challenge lang doon sa Rio. Kasi pagka yung hindi mo binalansi yan, talagang kawawa yung mahirap na bansa. At yan ang reservasyon ng marami kung gayon ang federalism. Pagka ng federalism, pababayaan mo yung mga rehiyon eh. Isang challenge pa rin, paano hahatiin yan? No? Maraming mga posibilidad. At yan ba yung presidente pa rin. Si pwede presidential federal piece of government para sa Amerika, pero presidente. Meron namang federal system of government, pero parliamentary. So maraming mga kombinasyon yan. Kaya talagang masasabang si Senator Robin Padilla dyan. Sabagat maraming sa pag-aaralan. Eh, marami naman mga veteranong nandiyan dyan na maiwanan. Isa pang tanong dyan, paano aamyandahan? Maraming paraan na pag-aamyandahan ng constitution partner. Pwedeng magligyan ng constitutional commission o constitutional convention, iahalal mo. Yung mga constitutional, gaya ng ginawa noong 1971. So, 1987 naman, constitutional commission in-appoint ng presidente. Yan, mahirap hindi. Yan ang gawa ni Presidente Corio noon sa pagka-revolutionary form of government. Pero ngayon siguro, mahirap yun. Pero isa yung Constitutional Assembly, Constituent Assembly, na yung Kongreso ang magsisimula ng batas at pag inaprubahan nila, parang gawagawa ng mga ambiente, parang similar to the process of lawmaking, legislation, pagka na okay na sa kanila, both houses of Congress, ay isasubject yan sa referendum. So yun yung Constituent Assembly. So yung pa isang dapat susuriin dyan. Tutusin, mas gusto lang tayo ihahalal yung kanilang mga constitutional representatives, commission, para nun sila ang bubuo, ano? Para nung araw nga, noong 1971. At yun mas pag-asos ng konti yun. So sa akin, para mas practical constituent assembly, pero ang tanong doon, magagawa-askakit muna nila sa dami ng gagawin nila. So, yung pa isa, baka maapektuhan ang mga legislative agenda ng ating pamahalaan kung yun pa rin na sila pa rin gagawa. So, marami mga tanong na dapat sagutin sa bagay na yan. Anyway. Hapon, ayan na pala. Ang panahin po natin ngayon ay ang Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at sa aming pong delegate sa nagpunta sa India, ang tawag namin sa kanya si King George. Magandang hapon siya. Thank you, George. Magandang King George. Magandang hapon. Governor Knight Ubet. Thank you. At ako natin si Bill Knight. Okay naman. At salamat. Alam kong busy-busy ka. At maraming laging nagtatanong sa'yo. Pero sa ngayon, tinatalakay namin dito yung kalalagayan ng ating ekonomiya, mga hamong hinaharap, dahil nga doon sa COVID pandemic, dahil sa Ukraine war, at iba pang mga hamon po ang pagkukulong natin sa paglarahog, food security. Ano ba ang tingin mo sa kalagayan ng panahon ng ating ekonomiya na sasalubong sa ating bago administration? Ano ko lang, go po, Bet, yung nakaraan na election, no, na at least naman nakita natin na may transparent, no, honest, at saka mabilis yung counting, no? Na nalaman natin kaagad kung sino ang nanalo. But having said that, alam din natin that itong sa ngayon, itong administration, yung maraming ginawa nila sa tax reform, no? At saka yung may mga batas na pumasa sa Congress, both upper and lower house sa Public Service Act, sa Foreign Investment Act, at saka sa Retail Trade
liberalization. Okay. Yung mga bagay na yan is really to make yung bansa natin mas attractive sa foreign direct investments. Uh-huh. Alam natin na sa ASEAN, medyo na naiwan tayo, no? Sa mga investment pumunta sa Vietnam at saka ibang bansa. Ngayon, dito naman sa bagong administration, sa umpisa, kaming sa PCCI, na-congratulate itong unity team, no, headed by BBM sa selection ng mga cabinet members. No? Lalo rin sa economic. Ano ba sa economic team natin? Yung economic team, no? Yung sa economic team, buti nga sila may mga experience at saka may track record. Yung track record nila, track record ni dati Gop Bedyok, no? Incoming Secretary of Finance, si Philip Medalla, Monetary Board, maging Central Bank Governor. Si Arsenio Balasigan, dating NEDA, maging ano, NEDA again. At saka yung sa DICT, Ivan Wei, na kilala natin na talagang marunong siya tungkol sa IT. Okay. So itong mga, itong aspect nito, ay, at saka yung ano, yung sa Secretary of Tourism. Although hindi naman nanggaling sa yung sector na yan, ang narinig ko na magaling ang si attorney, no? Attorney Christine Brasco. So itong mga ang hinintay namin ngayon, to be honest, COVID sa industriya, ang dalawang key agency ang wala pa. Yung isa, agriculture. Yeah, yun na nga. Wala pa ba? At saka yung energy. Yes. Very crucial department. Itong dalawang, sa isang bangko, kailangan may apat na paa importante itong dalawa sa pangunlad ng bayan natin. At yung nakaraan na sayang, nakaraan na 6 na taon, yung agriculture natin halos walang masyadong improvement, no? Marginal. Parang agriculture na importation daw . At saka alam din natin ang headwind natin ang sa mga issues tungkol sa yung gera sa Russia at saka sa Ukraine, ang collateral damage, mahal ang pangunang bilihin. Yung mga wheat, yung mga kailangan sa agri, yung fertilizer, yung urea, tumating 3 times. So, itong bagay nito, kaya nakausap ko si incoming Secretary Fred Pascual. Hindi ko na mag-get si Fred Pascual. Sabi ko, ang headwind mo dyan is how to balance the clamor of the producers. Because yung SRP, sigurado, wala silang magawa. Tumaas ang cost input nila Hindi tataas din ang presyo. Consumer. Pero ang importante talaga, sabi ko sa mga kaibigan natin sa gobyerno, you have to reach out. No? Ibig sabihin, yung reaching out sa mga private sector na kasi mas alam nila yung meron silang visibility sa ground, di ba? Yeah. At saka mas mabilis ang reaction nila. Ay dapat itong bagong gobyerno na yung sa umpisa na they are willing, no? To have the private sector as partner. Meron akong good news sa iyo, go. Ano ba magandang balita? Diba yung 6 na taon with the Department of Finance. Uh-oh. Kami ang kapartner ng yung sa Sulong Pilipinas. Oo nga, Sally Dominguez. Taon-taon yun. Yung mga korekto nila na merong ano ba mga key issues, no? Na pinapagkaral sa government at saka sa private sector. Ang latest news namin, incoming Secretary of Finance, Ben Diokno, itutuloy niya.
Yun, very good. Very, very competent person. Yeah. Collaboration with PCCI. Kaya we are happy. Pero at the same time, sa mga constituents namin, kailangan maghanda tayo to really give our new officers a real score, no? Kung, yes. Sa ano bang kinapos natin na the last 6 years? Ano bang mga issues that we have to address? Security, jobs, lahat. Oh. Sa yeah, nagustuhan so, ko dyan, maganda balita na yan. At napalit ko si Ken Jok. Sabi ko, yung talaga naman eh, ang resiliency, eh galing naman sa private sector eh. Diba? Yes, COVID, absolutely. Yung isang taon, isang kalating taon na COVID-19, hindi naman na yung sa supply ng necessities eh, yung mga essentials eh, hindi naman huminto eh. Tuloy-tuloy pa rin ng private sector na kung anong paraan ginawa nila eh. Ito ano yun. At siguro doon, masisa bakuna, kung nung pagpapagod ng gusto ng private sector, baka hindi yun nangyayari. Kung ilan, anong CQ, sabi ng isang kaibigan, parang barbecue na eh. Nakatakot-takot na yung kulungan. Pero tuloy pa rin. Nabanggit pa si Secretary Ben Jok, no? Isa sa sinasabi niya, ang first order of business ng bagong administrasyon, yung ratification ng RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Yes. Kamerin. Ano ba tingin mo doon? At handa ba tayo doon? Ang tingin ko dyan, itong, ano yung 21st century, global na tayo eh. Hindi mo maiwasan na like it or not. Oh, maiiwan tayo sa silong dahil global na eh. Pero alam ko rin na mga issues na ang itong sector, no? Alam mo naman yung sector, yung agri-sector. Yeah, sila. Agrabyado sila na pagka na-open tayo, maraming influx na importation. Okay? And alam namin, kasi malaki din yung constituents namin sa agri-sectors eh. I resume my role as president of PCCI. Mga apat na beses yung discussion namin tungkol sa agri. Oh. Ano nga ba na ano ba na pag-usapan niyo diyan? Ano ba ang dapat gawin? Oh, ang pinag-usapan namin diyan is yung mga kailangan yung mga maliit na magsasaka. The government should provide them more easier funding. Yes. Easier funding. At saka easier yung mga post-harvest facilities. Uh-huh. So, yung bagay na yan. At saka down the line, I hope, kaya kanina sinabi ko, wala pa yung designated Department of Agriculture. Araw-araw sa umaga, sa hapon eh. Ano man, mahilig kong magtanong, ano bang latest news mo tungkol sa kung sino maging secretary? So, kasi because kailangan may short-term view at saka may long-term plan. Exactly, oo. Yung food security is important, pero yung how to make available. Nabasa ko kanina, alam mo, nabasa ko kanina yung Vietnam and Thailand, ha? Ang balak nila na sila ang biggest producer of rice. Diyan tayo nag-import. Oo. And then they are thinking of in view of yung nangyayari sa lahat ng mga mahalang mga fertilizer, baka itaas nila ang presyo ng bigas. So it is something to be concerned about. Kaya itong issue na agri, hindi naman sa kulang sa tiyaga na mga magsasaka. Pero kailan we have to change tweak our laws. Like yeah. agrarian reform laws. Yung batas na yan. Imbis na nakatulong, hindi. Hindi nakatulong yung agrarian reform bill. No? Yung meeting namin sa PCC Agri Committee, medyo medyo drastic ang suggestion nila. Sabi na, sir, pwede ba i-repeal na lang natin itong agrarian reform law? Pero maganda sila mo, George, na supportahan ng
modernization of facilities at saka access to credit. Kasi totohanan yun. Hindi na suportahan ng magtataka eh. Binigyan ng lupa, pero wala namang support services. Kaya maganda yung balita mo na yun. Yung last week, nagbisita yung ambassador ng Israel. Yan. Magaling ang property mo yun yan. Wala kaming ibang topic na pinag-usapan kung hindi agriculture. Oo. At saka, bakit na gagawa nila? No? Halos wala silang facility. Talagang ginamit nila ng technology. No? Eh, sa litang bansa, ang laki ng output nila. Alam mo, yung presyo ng tomato nila, halos one-third the price yung presyo natin. Hindi lang one-third the price. Ang size ng tomato, one-third bigger pa. Three times per year. Tuhanan yun. At saka yung, kita mo, desert ang kanila, pero meron silang irrigation system. Eh, dito sa atin, kulang irrigation system natin. Ang puntos ngayon you cannot, yung dating style ng agriculture, hindi na uso ngayon. Ang uso ngayon, talagang ang tawag nila, targeted. No? Targeted irrigation, targeted fertigation. Right. Yung sa Israel, yung recycle nila, yung sa paggamit ng tubig. Drip system nila, no? Ang sa circulation, ang mawala sa system, yung sa tubig nila, 5% lang. Ilang years ago. Kalahati yung kalahati ng tubig eh. At saka pagka umuulan dito, ang objective, itapon ng tubig. Hindi pigilin eh. Alam mo, kailangan yung isip natin kailan baguhin, no? Ang sabi ko sa kasi na dati yung mga Secretary of Labor, Secretary of Agriculture, si William Dar, at saka mas kina yung DICT, dapat yung curriculum ng mga agri, dapat maka-attract tayo ng mas bata. Exactly. Ang karamihan, pagka iisip niya, agriculture, mahirap ang buhay na yan. Wala na. Puro senior citizen ang agriculture, ang mga farmers. Hindi naiiwan eh. At saka sa liit ng lupa, alam mo, ang average size daw, 1.5 hectare. Actually, ang average size ownership ng land sa Korea, ganyan lang din eh. Sa Japan, ganyan din. Pero productive sila dahil supportado, di ba? Yung comfortable talaga eh. Alam mo dito sa atin, kailangan din, alam mo sa lupa, di ba may right of way. Just ko sa mga legislator, you have to introduce a right of way for irrigation. Tama. Para yung tubig, yung sa paggawa ng irrigation, effective. Yung kwadrado, yung may grid, no? Mahirap yung may irrigation, paikot-ikot ka sa lupa, hindi naman yung lupa mo, hindi naman diretso eh. Para yun. At saka siguro mga small water impounding dams, George. Yes. Vietnam, yun ang ginawa nila. Kaya immediately, they have 9 million hectares irrigated. Yes. Maganda yung mga water impounding dams. Ngayon lang sila gumagawa ng malaking dams. Oh. Sa atin parang gusto agad malalaki eh. At saka, para sa... Alam mo, sa mga negosyante at saka ang sana nga, taon-taon meron tayong resolution. No? Ang hiniling ko lang itong bagong administration, yung mga project kailangan may timeline. Yun. May timeline na pwede natin parang naman sa eskwela eh. Yung mga anak natin pumapasok sa eskwela, pero... Every quarter, may grade. Pasyado ka ba? Hindi. Laki ng pera. Reaction nila. Ang share ko lang sa iyo na alam mo din sa agriculture, no? Na compare natin sa Thailand and Philippines. Ang population ng sa atin, halos doble ang population ng Thailand. Tama. Pero ang budget nila, ang pera na naka-allocated sa agriculture, doble sa atin. Yan. Samantalang... May rasyon din, but sila,
na medyo maunlat yung agri sector, tayo hindi, no? Hindi naman sa pera lang eh. Pero dapat kung saan pupunta ng pera, sa technology, sa modernization, yan ang importante. Malaking bagay din yung sinasabi na yan. So, ang small and medium entrepreneurs naman, George, pag-usapan lang natin dali, dahil medyo malapit ang matapos sa programa natin. Ano ba? Kasi sana ka mas maaga, pero busy ka lang kanina. Anong plano ng PCCI, ng private sector ngayon, para supportahan ng mga SMEs, net SMEs? Ang unang top priority is to help DTI, no? And I've talked to the incoming Secretary of Trade and Industry, yung SB Corp. Yung SB Corp na yon, lawakin nila yung ano, yung sa pagtulong sa mga MSMEs sa financial. Okay, that's one. Ang doable, yung isang issue ng doable, yung sa broadband. Okay. Yan, oh. Yung broadband, dapat, nakausap ko rin si yung bagong ano, DICT secretary. Corporate secretary niya, di ba? Medyo progressive ang isip niya. Sabi niya, alam mo dito, yung tatlong ano lang, tatlong provider, kulang yun. Dapat may additional at least 3, 4, or 5 na provider. At saka mas, kung marami mga nandyan, mas yung competition, bababa ang presyo. Okay. So that is something that we'd like to push. Yung Wi-Fi broadband, kung talagang merong kaya nila i-post na 1 year to 18 months na yung lalo na sa probinsya, no? Ang sabi ko sa mga ano, yung 31.5 million votes ang nakuha nila, overwhelming mandate. Yeah, first time. First time in our time. Kailan isip sila, ano bang ang beneficiary na sa papunta sa kanila? Yung broadband is achievable, ibig sabihin, achievable. Lahat abot yan. Hindi lang 31 million. 110 million maabot yan pagka talaga nangyayari. Yung pangatlo that I sort of shared, no? Kailangan yung bagong Department of Education, they have to be more aggressively planning for the reopening. Ayun, face-to-face na. Balik yung mga kabataan natin sa eskwela, iplano nila maigi para walang hiccups. Mahirap ibubuksan natin yung eskwela after 1 month. Uy, tayo mo na. Sarang mahirap yun. kailangan meron contingency plan. Yeah. Okay? So, ito lang. Itong mga tayo practical eh. Ano ba yung doable? Yeah. Gawin natin muna yung doable. Yeah. So, yan. Sa nabagit mo kanina yung energy na napakahalaga. Ano naman ang tingin mo dapat gawin dito ng mga energy? Ang energy, yung mga imbalance ang power base load producer, no? Maraming sa Visayas and Mindanao, kulang naman ang user. Ang immediate na ang solution dyan, yung grid. Yun. Yung dagdag nila ang grid para yung mga sobra na kuryente dito sa ibang lugar, pwede itap natin para sa ibang North Luzon. Or sa South Luzon. So that is one kind of something that we're pushing. Yun. So kailangan talaga maging pagtulungan din yung bagong Energy Secretary. Wala pong balita, ha? Wala nga eh. Araw-araw, yung mga araw, tatanong ko, Sir, sino ba yung Secretary ng Energy? Sabi ko, meron naman ang recommendation, pero I just keep quiet. Sabi ko, meron naman ang recommendation, pero at saka they have been tested before, no? They have been also in this sector, power sector. But anyway, ako may confidence po sa itong selection process ni BBM. Because narinig ko, yung maski na ibang kulay na hindi sa kanila. Oo nga. Baliwala. They said, I consider, parang meritocracy. Tama. Pati si Ivan Uy nga eh. Nag-terminist sa kabila ng nataraan yan. Maganda. Isa pa siguro sa DOH, ang health, no? Crucial din yan. DOH ang health, isa pa. Kasi yung dating DOH, medyo
Kung i-grade mo, medyo baksak yata eh. Yeah, well, hindi yun natin, pero talaga, butin natin yung bandar na problema natin sa COVID lately. Sige. Alam mo, sana mas mahabang oras, mas maaga tayo magsimula, susunod, George. Kasi sige, talaga, anytime, go. Basta ikaw, anytime. Thank you at salamat. Alam pong busy-busy kayo sa PCI. Natutuwa ako na si Secretary Banjoko pala tutuloy yung pag-ugnayan sa inyo. Oo nga. That's good news, really. Sige. Anyway, okay. Salamat sa ngayon. At ikaw nga sa Bulacan, salamat sa ulitin, King George. Sige, maraming salamat. Go. Bless you. Okay, bigyan yun po ang Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Isa sa tunay na hangaan natin at inagalang na negosyante na makabayan sa ating bansa. George. Napakahinang oras ko talaga, no? Ang dami pang sana natin na gusto mo. Marami pa may babahagi siya, kaya lang. Mula sa PCC ay sa pamamagitan ni Ginoong George Forsman. Anyway, marami pa namang pagkakataon ko dito sa ating gawin. Babalik natin siya. Okay. Thank you. Salamat, Team George. Salamat sa ulitin. Okay. Salamat sa tayo, partner. Susunod ang program. Salamat sa mga nakasawa natin sa News Center. Ariam, si Abby, si May, si Micah, si Isha, si Kim, si Jay, si Jello, tsaka si Engineer June, yung ating bagong technician, kasama si Engineer Jerry Pareto. At ako po ang Yulinko, Janet S. Adelarino, hanggang sa susunod na Sabado. At i-plug ko na rin, Gov, sa Monday, yung ating programa sa gabi, no? Yung Dear Ate Janet. Oo nga. Ayun. Nagkapasalapan din sa inyo. Tingnan niya susunod na Sabado. At sa ngayon din man, huwag kayong alis. Andiyan na. Sino po kasi tabi sa Laranyo. Humingi ko po man din sa inyo sa internet connection earlier. At sa aming susunod na palatuntunan, nag-overtime tayo ng konti. Mabuhay po kayo lahat. Pagpalayan tayo sa Panginoon Diyos. God bless us all. Happy weekend, everybody. Thank you, partner. Sa susunod na linggo ulit, sama-sama pa rin tayo sa bagong adhikain ng bayan. Murang gamot, iparating sa buong bayan. Dito lamang sa Obet P sa ICU.